Okay. Okay. Thank you, thank you. Ayan. Ako nga pala si Ramon Bautista. Ayan. So, salamat dun sa Bayton. Salamat sa pagiging nandito. Salamat sa pagstay. Maski na yung mga ibang speakers na mas may kabuluhan. Tapos na. Talam ko, gutom na kayo. Gusto na umuwi at mag-Dota o kaya mag-Facebook. Ayan, ano. Okay. So, ito yung pag-uusapan natin. So, easy ka lang, kaya mo yan, based sa mga payo ni Jun Sabayton na sinasabi niya, Tol, magiging okay lang ang lahat. So, dapat mag-relax lang tayo at huwag masyadong kabahan. Kasi ako mismo, hindi ako sanay maging nasa harap na maraming tao nakatingin sa akin na gano'n. Iniisip ko na lang yung mga ilong nyo, nasa noon nyo. Tapos, nagiging mas confident na ako ng konti. Ayun, kasi syempre, diba, nung high school ako, sobrang mahiyain ako, nerd ako, parang katulad ni Sir kanina na anino daw siya na naglalakad. Pangalan niya ulit, Sir? Ayun, si Sir Jinggoy. Jinggoy? Basta si Sir kanina. Yung manunulat kanina, yung poet. So ako, talagang ano, mahiyain kami, hindi kami nagsasalita, hindi kami nagre-recite. Tapos, para maging nasa harap ng maraming tao, bilang ginagawa ko to everyday. So, malaking effort na, yes, kaya ko to. Ayan, gaganon ako. No? So, ayun, ano? Ito yung ginagawa ko ngayon. Nagiging, nag-feeling pogi. Mabait lang ako tignan. In English, I'm just good looking. Ayan. May mga meme na ganyan. Pinapauso namin yung hashtag na like a pogi. Kung may like a boss, kami naman, like a pogi. Parang pogi. Para, pwede na. Oh, basta ganun. Ayan, ano? So, nagsimula ako dati. Yung mga roles ko, parang ganyan, taong grasa, tubero, mga ano, sirena, mga diwata ng tissue, kung ano-ano pinapagawa sa amin ni R.A. Rivera. So, noon, ilang yung mga roles na ginagawa, masaya-masaya na kami kasi pag napapanood namin yung mga paghumuka namin ni Jun sa TV o kaya sa mga short films, natutuwa na kami kasi sinasabi lang sa barkada namin, kaya tingnan mo gagawin ko dyan, tingnan mo gagawin ko dyan. Ayun, okay na kami doon. Yung unang role ko dati nung high school ako, class presentation ng Nolime Tanghere, ang role ko doon. Hindi ako si ano, si sino yung bida doon? Sorry. Easy, siyempre. Ayun. Ang role ko doon, sundalong Pilipino lang. Na ang role, tatakbo, tapos babarilin ng mga Espanyol. Tapos, siyempre, ine-edit yun di ba? Nung pagkatalikod yung gano'n, nakatalikod pa ako, binaril ako, siyempre, winorkshop ko pa sa bahay yung pagdapa, di ba? Nanood pa ako ng mga pelikula ni Robert De Niro, tapos dadapa lang akong gano'n sa damuhan. Tapos, tuwan-tuwa na ako doon kahit nakatalikod lang ako. So, siyempre, tingnan mo naman ngayon, nasa Esquire Magazine, lumalabas ako, na-invite ako sa TEDx, ganyan, para magkwento ng konti. Lumalabas ako sa mga commercial ng mga alak, ganyan. Saka nagbebenta ako ng kung ano-anong produkto. Ayan. So, yun yung ano. Ngayon, siyempre, ano na ako, boy next door roles, medyo, ano na ako. Heartthrob, boy next door material, ganon. Ayun. So, ito, paghahanda lang para, hindi naman sa iniisip ko, pangarap nyo maging ako, no? Pero yun, para sa kahit anong gawin, ready, aim, fire. So, dapat magiging prepared tayo bago tayo magkaroon ng goals. Dapat pinaplano natin kung paano pumunta dyan. Okay? Kasi nga, may kasabihan, failure to prepare is preparation for failure. Yan, ano? So, yun, kikilalanin muna natin yung sarili natin, alamin natin, sino ba ako? Ano ba yung mga gusto ko sa buhay? May choice ba ako kaya ako ginagawa to? Halimbawa, pagka, halimbawa, graded recitation, kailangan mo mag-recite. Pagka hindi ka nag-recite, babagsak ka. So, wala kang choice. Magre-recite ka talaga. Therefore, mag-review ka. Tapos, pagka nag-recite ka, siguruhin mong alam na alam mo yung sinasabi mo. Or at least, mukhang alam yung sinasabi mo sa pagsasabi na ganun-ganun ka o kaya magsalita ka ng mabilis. Tapos, diretso ka tumingin sa mata ng teacher mo. Yeah. Okay. So, ano ang mga kaya kong gawin? Ano ang mga hindi ko kayang gawin? Siyempre, pagka mga hindi mo kayang gawin, huwag mo nang ipilit gawin. Alimbawa, noong unang panahon, nag-shoot kami, bakit hindi ka crush ng crush mo? Sinapelikula yung maliit kong libro na starring Kim Chu, Sian Lim. Napanood niya ba yun? Si Kim Chu nasa likod.
umiiyak yung patak ng luha niya dito sa kaliwang pisngi kasi yung camera nandun eh. Siyempre, alam niya kung saan papalanding yun yung iyak. Doon ako sa rearview mirror, nakikita ko, galing Kim Chu. Cut! Ganda, beautiful. Ganda, one take lang. Tapos, siyempre, lapit ako doon sa producer. Galing, ma'am, galing ni Kim Chu. Galing. Sabi ko, paano niya nagagawa yun? Ay, siyempre, ano, dinidismiss niya. Parang, ba't naman nagtatanong? Magaling talaga yan. Tapos, siyempre, marami ng hugot yan. Marami ng workshop yan. Tapos, ano, saka praktisado na. Ganon. Sabi ko, ma'am, ako kaya? Kaya ko kaya yung ginawa niya? Yung producer, tumingin? Yung pagilid yung titig, ganyan, ano? Alam mo, Ramon, wag ka na. Ganun, ano? Kasi yung mukha ko daw, pagka nag-e-emote, tsaka tumatawa, parang constipated. Iisa lang ang itsura. So, may mga taong pang-iyak, may mga taong pang-waki-waki lang, ganun. Alam ba, yung mga pagmumukha namin ni Jun sa Baiton, ganyan. So, yun yung mga roles namin. So, kung hindi mo kaya, okay, wag ipilit. Tapos, aalamin mo yung mga limitations mo lang. Tapos, uulitin mo yung tanong, kung hindi ako nag-e-enjoy dito, paano ko gagawing enjoyable to? Ayan. So, kikilala nyo rin yung audience nyo. So, hindi lang bilang audience na magiging kausap, katulad nitong nasa harap. Yung audience, pwede rin sabihin natin yung mga teacher nyo, audience nyo rin yan, yung mga classmates nyo. Pag nagtrabaho kayo, yung mga kliyente nyo, kaya yung mga boss nyo, aalamin nyo sila. So, makikinig kayo sa kanya. Tungkol yan sa bigger picture, kung ano yung kailangan ma-accomplish. Pareho ba kayo ng gustong mangyari? Tsaka ano yung expectations nila? Tsaka yung ano yung mga inaasahan yung mangyari? Halimbawa, pag nanliligaw, ganyan din. Yung mga mami nang nililigawan natin, yan ang mga audience natin. Pag pupunta ka sa mga bahay nila, dapat siguro pa half rice ka lang. Di ba? Siyempre, makasabihin nila, grabe si Bautista, lakas lumamon ha. First time pa lang dito, parang hindi kumakain sa bahay nila. Eto pa, pupurihin mo yung kurtina nila. Oo, oh, wala kang alam sa kurtina. Pero siyempre, di ba? Tita, ganda ng kurtina nyo, floral ha. Ganun. Kung hindi yung kurtina, yung sopa. Kasi mga tita, di ba? Yung mga ano nila, yung mga centerpiece ng mga buhay nila. Tita, yung sopa nyo. Parang ganyan. So, sa madaling salita, don't be yourself. Ganon. Kasi yung pag nag-be yourself ka, hindi ka nila magugustuhan. Okay. So, yun, ano? Meron ka dapat na paninindigan. Kung ano yung karakter mo, magigsistik ka doon, tapos kung ano ka talaga, yun na yun. So, yung packaging, brand equity, language, character, yung mga awareness sa iyo, mga tao. Ayan. Sabi nga ng mga tindahan, ng mga restaurant, sell the sizzle, not the steak. Ayun, si tama ba 'yon, sir? Tama 'yan, ano? Tulad ni ano, Sir Sherwin. 'Di ba yung mga itlog ganon, sa picture pa lang mukha nang masarap, 'di ba? So hindi pa natin natitikman, pero mukha nang masarap. Mapapatikim tayo nung ano, yung scrambled egg, 'di ba? So pag ginawa natin sa bahay, hindi natin alam na baka hindi masarap pag tayo gumawa. Baka siya lang, 'di ba? Scrambled eggs. Ano yan? Sa madaling salita, gegs. Balik, yung eggs. Scrambled mo, gegs.